Gusto niyo po ba ng maraming blessing sa buhay niyo? Of course. Siyempre po. Yun yung tanong. Ano ang sikreto para magkaroon tayo ng maraming blessing, pagpapala at grasya sa ating buhay? Isang sikreto po ito. At huwag niyo po sanang kalimutan. Napakasimple lang. Unity. Pagkakaisa. Because when there is unity, there is God's anointing and blessing. Pag merong pagkakaisa, merong pagpapala, merong pag-uulan ng grasya galing sa Diyos. Pero pansinin niyo po, pag merong away, pag merong sakit ng loob, pag merong paghuhusga, pag merong siraan, di ba kahit na anong gawin niyo, kahit na anong gawin mong mabuti, parang wala kang nararamdaman na mabuti at maganda. Kaya nga po tingnan nyo sa ating ebanghelyo, ano yung isang dasal ng ating Panginoon? Father, may they be one as we are one. Ang dasal at dalangin ng ating Panginoon ay yung pagkakaisa. Dahil pagsama-sama, pagtulong-tulong, eh kayang-kaya natin anuman ang problema. Walang mabigat na problema kung sama-samang nagbubuhat ang lahat. Amen? Tingnan niyo po sa katawan ng tao. Pag hindi sama-sama nagtatrabaho o umaandar ang parte ng iyong katawan, ano mangyayari sa iyo? Magkakasakit ka. Pag humihiwalay ang iyong puso, pag iba yung tibok niyan dahil puno na ng kolesterol, hindi nakikipag-cooperate sa ibang parte ng iyong katawan, mamamatay ka, dedo ka, di po ba? At ganyan din sa ating buhay. Pansinin niyo po, bakit walang pagpapala, blessing, grasya na dumarating sa iyong pamilya? Eh baka hindi kayo nagsasama-sama, nagkakaisa. May tawag nga po tayo dyan eh, crab mentality. Ano pong ginagawa ng mga talangka? Eh, tinatapakan yung iba para makaakyat, makatakas. Yan yung malungkot na kwento minsan sa ating mga Pilipino. At yan yung malungkot na kwento minsan, madalas din sa ating mga pamilya, di po ba? Bakit pagdating sa atin, pag nagnegosyo ka, nagbusiness ka, yung unang-unang susuporta sa'yo, hindi man yung mga kadugo mo. Yung unang-unang tutulong sa'yo, minsan hindi man yung mga kamag-anak, kapamilya mo. Pag nagnegosyo ka, nalaman nila, meron na maiinggit sa'yo. Kung man pupuntahan ka, hindi man bibili, hihingi. Kung man bibili, hihingi pa ng discount. Ibang-iba po yung mga Chinese. Di po ba kayo nagtataka bakit napakayaman ng mga Inchik? Kasi nagtutulungan sila. Kasi sinusuportahan nila yung bawat isa. Alam niyo po mga Inchik, pag nalaman nila Inchik ka, lalong-lalo na, mayroong kang apelido na Inchik, papautangin ka na mga yan. Kung alam nila nagdidegosyo ka, bibigyan ka pa ng malaking discount. Kaya, hindi nakakapagtaka, umaasenso yung buhay nila. Eh tayo, anong ginagawa natin sa bawat isa? Bakit merong pagkakawatak-watak? Bakit merong away? Bakit merong hindi pagkakaintindihan? Ano yung nangunguna sa atin? Pride. Napakarami dyan, hindi nag-uusap. Magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak. Ang tagal nang hindi nag-uusap. Bakit? Pride. May kataasan ng loob. At anong ibig sabihin ng pride? Gustong patunayan, ako ang tama, ikaw ang mali. That is what pride is. It is more important for you to prove that you are right and they are wrong. Kaya nga anong nangyayari? Hindi na nagkikita, hindi nakikibuan. Pag merong problema, pinapabayaan na lang ang bawat isa. Ano pa nagiging problema? Bakit hindi tayo nagkakaisa? Anong hadlang ng pagkakaisa? Inggit. Hindi po ba? Bakit naiinggit sa iba? Dahil kinukumpara yung sarili. Kasi ang mga taong naiinggit, ganito mag-isip. Kala nila, kapag umasenso ang iba, nababawas yung grasya na pwedeng mapunta sa kanila. Hindi po ba? Pero pag ganyan ka mag-isip, nakala mo, nauubusan ka, anong ibig sabihin? Mababaw ang iyong pananampalataya. Ganyan po ba ang Diyos na ating pinaniniwalaan? Sino ang Diyos na ating pinananaligan kung hindi isang Diyos na umaapaw ang kanyang grasya? Papabayaan ka ba ng Diyos na wala kang matanggap na bendisyon? At pag ang Diyos ay nagbigay, umaapaw yan, sobra-sobra. Hindi mo kailangan mainggit sa blessing ng iba.
binibigyan sila ng Diyos, bibigyan ka din ng Diyos. Hindi ibig sabihin ang iba na pupuno ng pagpapala at grasyang kanilang buhay na babawas na yung pwedeng mapunta sa iyo. Hindi ganyan ang Diyos. Kaya napakahalaga alisin natin itong dalawang ito sa ating puso. Pride and jealousy.